Hindi, ito, in fairness to her, kasi nag-present si Secretary Dominguez. Eh, ang desisyon namin noon, dahil nag-present si Secretary Dominguez, may mga issues brought up involving her. So, bigyan siya ng chance to contribute or to answer, to respond. And then, after answering, sir, yung decision ng CEO? Well, yeah, pwede na kaming magbutuhan sa committee. Kung i-refer na sa plenary. Pero closed. Yun na yung nasa bagong rules. Executive session. Pero within the day din, sir. Pwede ngayon, hindi na tomorrow. Pwede ngayon, pwede tomorrow. But tomorrow, medyo busy rin because of Secretary Judy. Nag-iwala. So baka depende kung ano yung mapag-decide namin. Kung ngayon na namin pagbubutuan, at least sa committee level. Although, remember sa bagong rules, lahat ng committees ngayon, 17 na yung members eh, minaximize na. So parang kung ano yung boto ng committee, halos virtually, yun na rin yung boto ng plenary. So possible, sir, pala na manaman yung decision whether to confirm or to reject Secretary? Possible. Okay. Sir, are there issues in the last week and yung reaction sa pag-defend? Well, I did not say that Chief MP De La Rosa is arrogant. Yung that single act, how he responded to the comments about yung sa secret cell, ano? Yung manner ng pag-ano niya, yung nare-refer kong arrogant, that single act, pero hindi ko naman sinabing siya arrogant person. Okay. I want to clarify that. I've always wanted him to succeed, ano, for obvious reasons. Eh, kaya pag may nakikita ko, narinig ko kung ganong reaction niya sa mga issues, I cannot help but, you know, but correct on this part. Kasi I want him to succeed. So, tumawag ba siya sa inyo para magpaguhan? Hindi naman, hindi. Pero sir, ano dapat going po sa mga pagpapalik? Well, sabi ko nga, as simple as this, ano, nakita mo, merong violation, that's plain view. Even during parang implementation of search warrant, maski hindi covered ng search warrant, at nakita mong meron in plain view na merong violation, pwede ka naman mag-act dun eh. So it's as good as saying na nandyan na yung violation right in front of you, being committed. Kasi malinaw naman sa Constitution, malinaw sa batas, hindi po pwede yung secret prison cell. So doon pa lang dapat meron ng action taken against the police officers concerned. Well, relief. That's an administrative act, no? Or sanction. Pero criminal act, dahil nga sabi ko, plain view na yun. And then there's no reason for Chief MP De La Rosa to defend yung existence ng secret cell. Well, of course, minodify niya yung kanyang comment na kayo. Sinabi niya, hindi naman yun ang kinikilala niya na talagang violation of law. Ang kinukwestiyon niya lang, because of his interview or interviews with the detainee, sabi niya, hindi naman totoo siya sabi ng CHR na mayroong extortion at saka mayroong arbitrary detention. So, yun, let's leave it at that. No? But the bottom line is, I want him to succeed. Sabi ko, for obvious reasons, kasi dati ko siyang tao at marami namang nagawa rin maganda yung PNP under his leadership. So yung secret cell, parang hindi isolated yung maraming awkward? Well, yung eye-opener. Yes, eye-opener yan. Kaya dapat talaga, yung PNP mismo mag-initiate, alamin nila, marami pa bang existing ng mga secret cells na hindi naka-register. Kasi bawal talaga eh. Okay. As public order, kami ni Chairman Ramayon, nakikadala pa kung tatapin niyo, sir.